beginning. Ito na nga at magkakaroon na tayo ng chance ka, Sir Betes, na first time natin mapupunta sa isang mall. Like itong Vista Mall, ang first mall na nag-invite sa atin para makapagtinda at maglagay ng outlet ng Sir Betes dito sa loob ng Vista Mall. Sobrang grateful natin ka, Sir Betes, kasi isa yung Cal na nag-invite sa atin dito sa loob ng Vista Mall. Makakasama natin all the way ang Cal dito sa loob ng Vista Mall. So, isa tayo sa mga merchant ng Cal. Kaya, for today, bibisitahin natin yung floor area kung saan ilalagay yung ating Sir Betes. Hilera ng foods. Ayan. At ginagawa pa nga nila. Nakikita nyo, malapit na matapos. Excited na ako ka, Sir Betes. Ayan. Ikutin natin yung buong area. Ayan. Dumating na nga ang araw na first day tayong maglalagay ng Sir Betes sa loob ng Vista Mall, guys. Ingat ka, Mang Kanoy. Itutulak ni Lolo Nick papuntang Vista Mall ang ating Sir Betes. At doon tayo magkikita. I-guide lang natin siya para hindi siya maligaw ka, Sir Betes. So anyway, Lolo Nick, ingat ka and see you there. Kasi today ang blessing ng ating Cal Food Street. Cal Food Street. Yun talaga yun eh. Hindi ko masyadong ma-register sa isip ko. Pero yun yun. So, dun tayo sa loob ng Cal. Sa loob siya ng Vista Mall. So, see you there ka, Sir Betes. Blessing, mamimigay si Ma'am ng ice cream for all the merchant. And then, yung iba pwede nang bumili. So, it's our first day din ng pagbebenta ng Sir Betes. Bye-bye, Lolo Nick! Hello, Ate Anne. Ang favorite kong Ate Anne. Nagsusupply sa akin ng mga isda everyday. Hi, Ate Anne. See you later. See you tomorrow, Ate Anne. Busy muna ang lola mo today. Nauna pa rin ako at hinihintay ko na ang pagdating ni Lolo Nick, ni Kuya Ronron, ni Kuya Rico, guys. Hintayin natin sila. Actually, sabi ni Ma'am, itong kubo sa likod ko, yan yung katabi ng Sir Betes. Kaya lang, masyadong malaki. Hindi nila na-anticipate yung laki ng floor area na kakainin niya. Kaya sayang, hindi ko siya makakatabi. Sobrang laki niya. Para doon sa ating Sir Betes. Kasi Pinoy na Pinoy style talaga yung Cal. Kahit na puro international food, Korean, mostly Korean food na makikita mo dito sa loob. But very Filipino pa din kasi yung mga nandito sa kabilang side, all native products galing sa mga provinces, pinopromote nila na makilala pa din natin ang mga native products. Habang wala pa sila, ito muna at kakwentuhan ko muna kayo kung anong meron sa loob ng Cal, guys. Ayun, medyo natatagalan talaga sila. Pero, siyempre, sa pagtutulak, galing pa yun ang Pateros, papunta ng Taguig. Ganun talaga, ilang hakbang talaga yung hahakbangin ng Lolo Nick. Kaya, sanay naman ang Lolo Nick magtulak ng Sir Betes. Kaya, siya pinagtulak natin. Although Lolo na siya, very strong pa rin siya. Kaya Lolo Nick, ingat ka, wait you here po. Ito na nga, pasok muna tayo sa loob para makita pa natin yung iba pang ano. Kung ano meron sa Cal. Dito tayo sa login. Login muna tayo at dadaan tayo sa likod. Ito, marami ka makikita dito na ba? Department store area to. So, all in one tong Cal. Meron kang mga houseware, clothes, yung mga kitchenware, yung mga decor, lahat ng kailangan mo, pati mga Korean stuff, meron din dito. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Ka-Sir Betes, tara na! Lagi nyo kami bisitahin dito kasi nandito kami araw-araw from Monday to Sunday. Wala tayong day off. Reshuffle lang tayo ng tao. So, excited talaga ako na mapunta tayo.
tayo dito sa loob ng Cal Vista Mall. Ayan na, overwhelming talaga. Iiyak na ako kasi betes. First time natin lumabas. Kasi dati, binibenta lang natin ang Patero Sorbetes through online. Facebook, Marketplace. Ngayon, nandito na tayo sa Vista Mall. At imagine, pandemic time, na-lift tayo, na pwede na lang mag-mall. So, pwede na mag-open ang mga establishment after pandemic. After magsara ng 1.5 years. So, ganun, I think ganun katagal na sarado yung mall. Ngayon, inopen na para sa ating lahat ang mall. Kaya, kahit paano, safe na daw lumabas. Then, vaccinated na tayong lahat. Yun lang, mag-iingat pa rin tayo kahit vaccinated na tayo. Kailangan pa rin gumamit ng face shield, face mask. Pag hindi naka-face shield and face mask, bawal pang pumasok dito. So, dapat really be careful pa din. And alcohol always. Kaya, enjoy natin ang paglabas ng bahay. Bawal lang dito ang mga kids under 5 years old pababa. Bawal pa sila. So, 5 up, pwede na. This time, pero sooner, mabubuksan din to. Kailangan natin ipagdasal palagi na bumalik tayo sa normal. At hindi na tayo bumalik pa ulit sa na i-lockdown ang buong mundo ng dahil sa pandemya. So, lahat tayo mag-pray, guys. Kasorbetes, lahat tayo mag-pray. OMG! Ako na yata yung kinakabahan sa lahat. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. It's our first day na maglagay ng ice cream kasi blessing today. Today, ang blessing natin. Bubuksan na ang Cal. Ayan, so wala akong masabi. Super speechless talaga. Kaya, sobrang thankful, Lord. So, talaga yung the best friend naming lahat. So, kung di dahil sa'yo, wala kami dito, Lord. Maraming salamat po. Ayan na! Okay. Lolo Nick, dito tayo. Ayusin muna namin ang ice cream bago ipasok. So, si Kuya Rico yung driver, si Lolo Nick yan sa side. Ayan si Kuya Ronron, ayan, nilabas na ang cart galing sa loob na ng Vista Mall. Hindi ko lang siya na-vlog kahapon si Lolo ni kasi nausap ko na sila ma'am and si Guard regarding sa rules and regulations ng mall. Hindi ko na napakita sa inyo, but then eto na nga ang opening day. Magsisimula tayo today, kaya regards and congrats sa ating lahat. Hi! Ayan na. This is our firstborn card, St. Martha. Si St. Martha, si Santa Martha ng Pateros, yun lang. Ang una naming born card dahil siya yung patron na pinapanata namin simula nung napunta ko ng Pateros. At yung anak ko talaga sobrang namamanata sa Santa Martha. Lagi siya nagsasayaw everyday ng pandemic. Puro Santa Martha lang ang ginagawa niya. Kaya naisipan ko, kapag ka nagkaroon ako ng cart, si Santa Martha talaga ang una kong ilalagay sa harapan ng cart ko kasi siya yung guide namin. Siya yung naging stronghold namin para magpatuloy sa buhay. Na nag-downfall man kami nung pandemic, eto nawala sa amin ang lahat. Pero eto, binigyan ulit kami ng second chance para magkaroon ulit ng panibagong buhay, magkaroon ng panibagong negosyo para to provide our family po. Ayan. Quiet muna tayo at si Father. Ito na. God bless ng ating Cal. Hi. Thank you, Lord. Amen. Ayan.
model-model lang dating, tapos na ang blessing. Kaya pwede na akong gumawa ng eksena dito. Nahihiya pa ako niya na sa lagay na yan. Ayan. Namimigay na tayo ng ice cream para sa lahat. Actually, hindi na raw siya free, kaya nagbayad silang lahat. Kaya maraming salamat, madam, sa natuwa kayo. At nasarapan sa ice cream. First time daw nila makatikip na napakasarap na sorbetes. Dito lang pala matatagpuan sa Patero Sorbetes. Kaya super proud ako as part owner ng Patero Sorbetes. Tara na, guys! Puntahan nyo kami palagi dito. Dito lang kami. Ayan, si Kuya Ron Ron. Siya ang unang-una nating staff para mag-serve ng sorbetes sa inyo. Maraming salamat po sa aking mga very supportive best friends like Nina Susan, Maring Cora, sa lahat ng kaibigan ko na pumunta at support sa amin. Maraming salamat po, Tita Tess. Tsa, sobrang thankful ako kasi nandito ka ulit since grade school na magka-classmate ang anak natin. Until now, very supportive ka pa rin sa akin. Maraming salamat. Salamat, guys. To all your support, maraming.